Ayun, mga kapatid, magandang umaga o hapon o gabi, no? Saan man kayo naruroon. Luzon, Visayas, Mindanao, o even sa ibang bansa. Okay? So, kung first time ka sa aking channel, no? Ako nga pala, si Polisya ko ang iyong criminologist dito sa YouTube. So, now, pag-uusapan natin ngayon. Saan nga ba makikita ang information sheet? So, sino ba ang gumawa ng information sheet? So, kapag sa police, yung information data form, yan yung summary ng kaso, naka-attach doon yung mga salaysay. At police, kasama yung mga dokumento, kung ano-ano pang dokumento, kasama yung mga ebidensya, picture, o summary, kung ano pa, sinasubmit ng pulisyan doon sa inquest or sa piskal. Okay? Para si piskal naman, kung nakadetain yung tao within 24 hours working days, ay ma-inquest yung tao, yung suspect. So ngayon, saan mo ba makikita yung information sheet kasi gusto mong malaman ang proper charges, kung ano ba talaga ang charge at kung magkano ang bail, kung bailable ba. So, makikita natin yan doon sa office ng piskal, sa help sa office nila. Kung nakapile na yan doon, doon nyo hingiin. So, sa mga abogado, alam na alam yan kasi trabaho ng abogado yan. So, kung bilang isang civilian, kung hindi ka naman abogado, katulad ko lang, so, doon nyo hingiin. At kapag hiningi nyo doon, hingi kayo ng kopya ng information sheet para malaman kung bailable ba siya. So, doon na kayo magde-decide kung magbe-bail ba kayo, kaya nyo ba mag-bail o hindi. So, simple lang naman, may recommended amount yan. Kung masyadong malaki yung amount, kapatid, mga kapatid, pwede naman kayong mag-request ng reduced bail. Pwede yon. So, paano ba mag-request? Siyempre, pwedeng verbal. O sabi nyo yung nandoon ng mga tao doon, kung sino yung in charge na tao doon, nakasulat naman yan doon sa papel. So yun ang lapitan nyo. Madam, kumpanyero, pwede bang mag-request ng reduced bill? Kasi hindi po namin kaya ang napaka-bill. Normally, siguro sabi natin sagad na ang bawas, 50%. So, tandaan nyo guys, request for reduced bill. So, ang ibig sabihin yan, hindi po automatic na bababa yung bail. So may discretion pa rin yung may hawak ng mga abogado niyan, yung piskal, kung bababaan yung bail. Normally naman, binababaan nila yan. Lalong-lalo na kapag yung respondent ay hindi naman recidivist. Diba? Ano yung recidivist? Yung paulit-ulit na ginagawa yung krimen na yon. Okay? So ngayon, paano naman kung let's say, nakita mo na nga yung information sheet, pero talagang kahit hatiin yung bail, ay hindi nyo talaga kaya. Normal eh. Ganun, di ba? So, mag-antay na lang po kayo. Ang i-request nyo naman before mag-hearing ay yung mga privilege yung pwedeng ibigay sa suspect kapag inamin niya yung krimen, tinatawag na bargaining, o kaya pag-amin niya sa krimen para mas makuha niya yung mas mababang sentensya at pumasok siya sa probation, at kapag nahatulan na ng final sentence at makapag-apply ng probation. So, pwede yon. Yun ang pinaka last option nyo
kapag wala talagang pambail, walang ambayad sa abogado. Normal kasi, sa totoo lang, walang libreng abogado eh. So, kapag nagpaw ka naman, alam nyo naman yung paw, eh, hindi lang loaded yan. Loaded na loaded yung mga trabaho nila. Minsan, hindi na talaga makagalaw. Kaya, yung mga karamihan na kaso dyan, eh, naka-archive na lang. Lalong-lalo na kapag naka, ano sa paw, naka-assign. So, yun po ang paw. Pero automatic yan. Bibigyan kayo ng abogadong paw. Pero ano kasi dyan, loaded na loaded yung paw. Hindi yan gagalaw. Kaya para mabawasan yung trabaho ng paw, ayun, magipag-bargain agad kayo. At para matapos na. Ngayon, kung mababa lang naman yung kaso, eh, mag-apply na ng provision para iwas kulong. At huwag nyo nang ulitin. Kasi yung provision po ay application din yan. Hindi yan automatic approve. So, i-evaluate pa nila yan. Kung nakita na kanila na ang suspect ay recidivist at habitual talaga, parang nananadya ba yung pagbinigyan ng provision, hindi garantisado na hindi na uulit maggumawa ng kasalanan, ay maaaring i-deny yung ano, application ng provision. Normal eh, pag first offender naman at nakikita nila na first time offender, somatic naman yun, ina-approve. Yan talaga ang nirekomenda ng, sa mga liliit na kaso, yun ang nirekomenda ng mga PAW, last option niyang provision. Pero kung no, kung mayroon naman kayong maliit na kaso, mayroon naman kayong pag-asa na manalo, o sige, mag-bail kayo. Kung mayroon kayong pambail, tuloy yung kaso o hanggang matapos. Tingnan natin kung ano ang resulta. Kung mananalo ba kayo o matatalo. So kayo naman ang nakakaalam, kung kayo naman nakakaramdam kung mananalo ba kayo o matatalo. Kasi sa totoo lang, alam nyo naman ang suspect kung talagang guilty siya o hindi. So sa simula pa lang, kung talagang naisip nyo na malakas yung technicalities, maraming technicalities na hindi nasunod, mayroon kayong panalo, ay sige, go ahead, mag-bail kayo. Okay? So yan po muna ang video ito. So maraming salamat. So, at pwede kayong mag-subscribe at i-click ang notification bell, dyan yung bandang kanan sa kaliwa, yung pinakamataas sa taas, para kung gusto nyo, tuwing upload natin ay ma-i-scan nyo, makakaskid nyo ang ipapaabot nating mga bagong video. So maraming salamat. Muling nagsasabi, hindi lahat ng criminologists ay nagpupulis. Yung isa ay andito sa YouTube at your servers. Thank you for watching.